Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang kawala ang mag-live-in partner sa Cavite na mag-partner din umano sa panloloko. Magkahiwalay pero magkasunod silang inoperate dahil sa pagbebenta umano ng mga bogus na real estate property. Bukod pa yan sa pagbebenta ng ibang gamit, narito ang aking eksklusibong pagtuto. Agad nagsibaba ang pulis mula sa mobil nang maispatan ang suspect sakay ng motorsiklo. Walang ideya ang suspect na patibong na pala ang meetup niya at ng isang kakilala na hindi niya alam na undercover police pala. Ang suspect inaresto sa kasong estafa. Mula sa gasolinahang ito sa Imus, Cavite, tumulak ang mga police sa bahay ng suspect sa area pa rin ng Imus para dakpi naman ang kanyang kinakasama na wanted din sa parehong kaso. Ayon sa HPG, Task Force Limbas, tinangay ng mga suspect ang pera ng mga taong binentahan nila ng mga lupa. Ang modus operandi po nila is nagbebenta po, nagdi-deal ng real estate property yung lalaki. Pero yung mga binibenta niyang property is non-existing. Bukod dito, sabit sila sa iba pang estafa cases. Karamihan po ng transaction, ang complaint po is nangyari po sa Cavite. Isa rin po dun sa kanyang mga transaction is pagbibenta ng mga heavy equipment na wala naman sa kanyang possession. Nagkaroon kami ng chance na makuha ng panig ang mga dinakip. No comment o meron kayong gustong sabihin? No comment po. No comment po. Nasintensyahan ng makulong nang hindi bababa sa 10 buwan ng suspect na lalaki habang ang kalibi niya. Ongoing ang hearing na hindi niya dinaluhan ni minsan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.